ganong maging factor ang Angela nila. Kasi we all know mas Angela can change a game for a carry, especially kung Claude yun. Pero this time, we might see an Angela go in kay Bruno, baka nga kay Overs 109 dyan sa kanyang Esmeralda. And that's gonna be a scary combination kasi at least Team Christine, isa lang naggagawa din naman ng shield dyan eh, which is the Jawhead. So I won't be surprised kung yung Angela yung main shield provider dito para kay Esmeralda kasi walang masyadong mga shield steal dito si Esme. Yeah, I think in terms of bakbakan kasi yung Team Christine mas lamang para sa akin sa early game eh. Kasi Jawhead Baksha, napaka-deadly ng combination na yan. Yung DPS damage, hindi mo mararamdaman eh, na unti-unti ka nang binuburn with the burning sensation. So, let's see. Tama ka rin, Mar. I think it's even. It's a matter of who's gonna play it better sa early. Like this one, with the pick off. Okay, nag-miss. Flicker out and Dino will survive dahil natulak pa siya ng bola ni Bruno. So, tabla tayo, Renmar. Oh, lapit na. Mirror movement sa kita natin dito. Grabe yung engage dito ng Team Christine. Sila nga dito makaka-first blood laban kay Ash. And mukhang mabilis magtutumba ang Torres sa top lane para sa Team Yuri Gaming. Meron pa silang team minion wave makikita natin. But meanwhile, sa bottom lane, dun naman sila nag-focus na control. So, grabe. Mirror movement talaga nakikita natin dito. The wave cut, the tower dive by Team Christine dun sa top lane. Yuri Gaming, parang ganun lang din. Different sides of map yung action nakita natin. 1-for-1 na nga. So, grabe. Championship na championship gusto nila dito. And right now, you can't say na may mas malamang pa kaysa sa isa kasi parang parehas lang yung isip at galaw nila. I like the decision of both teams as well on rotating to the mid lane tapos clearing the waves, no? But I think ang nag-stay talaga sa baba is Team Yuri Gaming. Unfortunately, namatay si Dino dito. Masyadong malayo yung Team Christine para mag-back up sa kanya nang galing pa sila sa top lane. So, still, kung mababasag ng Team Christine itong bottom lane ngayon, probably lamang sana sila, but still, even pa rin yung trade eh. Kasi again, nauna yung Team Christine in terms of damage sa top lane kasi mas marami silang minions kanina. So, medyo may pagka-confusing yung decisions ng dalawang team, but still, you would take it and now we're going for a reset, Reptar. Tambay lang muna dalawang teams natin, focus sa buffs and ano talaga, kitang-kita mo talaga yung parehas na galaw nila. Pero right now, with the turtle up, uumpisa na dito ng Team Yuri Gaming. Team Christine, medyo spread out, pero malapit din yung core nila para makakontest. Makakalapit ba sila? Limwell, papasok dito. Makakasteal. Sino makakakuha? Ay, punta sa Bruno, yung turtle. Tapos Team Yuri Gaming para Team Christine. Ito na yung response nila. Makuha nila dito si Tanken. Team Christine, turn it around. Nawalan sila ng turtle, pero makakuha ata sila ng kills. And yun na nga, isa lang ang nakuha, pero si Limwell at saka si Pax. Etong dalawa si Paxet at si Baxia, gusto pa nila, pero back up na lang. Sobrang delikado sabihin ang pangalan mo, sir. Kailangan namin maganda dahan-dahan lang. Oo, ayaw namin makulong. Pero ayaw namin masisante. But I think Team Christine, they won the trade even though Jared TZ got the turtle buff. Why? Because dalawang lane yung nakontrol nila dito, plus they got a kill. So in terms of momentum, kahit papano, may tempo silang naset. Right now for Yuri Gaming, they still have the turtle buff, yes. So kailangan nilang ma-utilize nun. Just like this, di ba? Utilize mo, turtle buff tayo, let's push. But still, Team Christine, sabi nila, ba't kami magre-react? Di ba? Mas gusto namin na kami mag-set ng tempo. That's why, binasag din nila yung mid and now immediately rotating to the bottom side of the map. Overs dito sa lalo ng Torre, pero isang tama na lang yung Torre, matutumbay na yan. Tinumba na nga ni Kari. Matative dito si Overs. Overs are gonna try to get away with it. Will he? That's gonna be 4-1. Overs nakuha dito. At saka Team Christine. And yung dalawang teams natin dito, trade lang ng trade ng objectives. Kung mawawalan sila, may kukunin pa sila. Ang ganda ng ejector! Pasok dito, pero yung wild charge! Gabit ni Grock, napaigo dito ng Team Yuri Gaming. That was all Tantan right there with a kill on to Dino. Yun na nga, kakasabi ko lang, trade ng trade sila. Parang trading card game, pero MOBA nilalaro nila. Grabe yung galawan ng dalawang teams natin dito, pare.
An eye for an eye ang motto ng game na to, Sir Reptar. I think ang ganda sana ng pasok ni Dino doon, but problem is miscommunication for Team Christine, kasi it's either napapasok siya ng maaga or hindi alam ng team niya napapasok siya. Kasi ang ganda nun eh, kung nakuha lang siya ng magandang follow-up, probably nabaliktad yung laban. But again, handa yung Yuri Gaming for that. So after that, kuha sila ng turtle, immediately rotating to the bottom side, and this time, sila na nagko-control ng tempo. Dito, pamamahuli na naman dito, Wild Charge once again. Pero sa top lane, kung makita mo, ganun din yung galaw ng Team Christine. Laban sa Team Yuri Gaming, mukhang trade na naman. Ash is probably gonna be the next one nila, pero grabe ang kunat dito ng Uranus. Pero sa wakas, natumba. And once again, an even trade. Pero right now, Team Yuri Gaming with a small advantage kasi nakuha nila yung Tore sa mid. Pero yung Tore naman sa top, napunta naman sa Team Christine. So, baka umabot to sa base race na naman, ha. Base race na lang yung abutan dito kasi grabe, mirrored na mirrored talaga yung galawan nila. Yeah. Basang-basa each other. Pero the most important thing to note right now is yung gold lead na sa side ng Team Yuri Gaming. 3K, 2K, mga ganun. I think ang pwede nating makitang difference dito for this game is yung side laners, yung capability ng Uranus and ng Jawhead to survive. And I think yung Uranus, mas kaya niya yun. Kasi naturally tank build talaga and tank type ang Uranus. Unlike the Jawhead, fighter is first and then actually support secondary siya. Then third stage niya yung tank. So, mas nauuna siyang namamatay dito rather than the Uranus. Pero ang sinasabi ko yon, gumagawa Team Christine sa gitna. Pero, ayun! Meron na agad na nataya dahil na bumawi yung Team Yuri Gaming naman. So, Renmar, it is still a mirrored matchup. But still, yung side lanes, yun pa rin yung nagmamatter. Kasi the one who controls the side lanes ngayon sa meta natin, yun yung nananalo eh. And Tantan takes a lot of damage there from Team Christine. Who got to secure the buff? Mukha si Jarity, si Ata naka-steal dito. And grabe, falling star mo, nahuli pero na-ejector sabay. That is gonna be a trade of ultimate pero not a trade in kills kasi dalawa ang nawala sa membro ng Team Christine. Actually, si Dino lang dun at that time. So little by little, Team Yuri Gaming, lumalapit na sila sa base ng Team Christine. But don't count this team out. Ito nga yung comeback team natin, the Christine Machine. Can they do it again? Or will Team Yuri Gaming take this victory? Who'll take that buff? That's gonna be secured there ng Team Christine. Limwell spacing out. Limwell, mukhang mahuhuli dito. But andun na si Tams. Pero grabe yung damage kay Tamos. Parang papel lang yung apoy na nangyari kay Tamos. And yun na nga, isa pang ang kill nangyari. Uy, trade na naman actually. Yeah, so that's another trade. Yeah, a trade for trade. But again, the bigger objectives ay napupunta sa Yuri Gaming. Plus, yung core nila na si Jared TZ, 6 kills. 8 kills in total yung naambag ni Jared TZ dito. Wow. Unlike Axe Hit na 6 out of 7, plus 3 kills lang talaga yung kanya nakuha sa bounty. So in terms of scaling, si Jared TZ ang mas lamang dito. Lamang to ng isang core item for sure. If I'm not mistaken, Berserker's Fury na siya right now. So, talagang masishred niya yung tankiness dito ni Baksha Limwell and ni Jawhead Dino. At saka para sa Team Christine, parang nahirapan din yung side laners nila eh. Kumpara mo yung mga progress nung side laners ang Team Christine kumpara sa Team Yuri Gaming. Tignan mo nga, baka mahuli dito si Dino. Grabe yung knock-up, grabe yung wild charge. Pero si Tantan medyo maaasim at nahuli na nga siya dyan. That's gonna be one more death for the side of Team Yuri Gaming. Team Christine, mag-respond diba sila? Pero si Team Well nag-asim din. So that might be a loss on the back siya. Pero may immortality pa, godlike na nga dito si Bruno. Football lang, anong MOBA? Football na kalaro natin dito. Double kill, 8-0-2, triple kill. Grabe, Jared Dizzy making it look easy. Manyak na nga dito si Bruno. Apala para Team Christine. At grabe tong Bruno na to. 10-0-2. 1-0-0-2. Sinabi na nga natin dito sa dating cast natin, nagiging area code na yung score ng Bruno at yung area code na maganda. My goodness, Bruno, Jared TZ, making it look easy. Easy peasy for Jared TZ. Paneasy.
Panizzi. Panizzi, man, grabe. From the TZ clan, no? Meron kasi tayong Oh My Clan, meron tayo nung New Family. Tapos dito naman nawi-witness natin ang TZ clan, a classic Bruno Marksman na na-funnel game for Team Yuri Gaming, and I guess na nangyari yung lahat. Again, yung difference nung dalawang offlane heroes, 'di ba? Yung Uranus, di mo mapapatay agad. Yung Johed, mas madali mo mapapatay. Yes, may shield si Johed, may movement speed si Johed, pero yung Uranus kasi mas built siyang tumank. At dahil mas matagal na namamatay Uranus kasi mirrored yung laban, mas nauuna yung Yuri Gaming eh. Kasi napatay na nila yung baba, mas nakuha sila kagad ng sagot in terms of objectives. So with that, ang yaman na ni Jared TZ. Yaman na nga, pero mayaman pa ba nga siya? Lalaki pa ba yung bank account niya dito? Ang tanong dito para sa team Yuri Gaming King Jared TZ. Pupapwersa na sila sa top lane. They're gonna zone it out with the Guardian's Barrier. Ando na nga si Angela, naka-heart guard na. At dito na din sa Rold. Mga de-depensa pa dito ng team Christine. Pero mukhang natapos na dito nga si Bruno. Pero kaya pa ba ng team Christine dumepensa? May damage na ba ang team Yuri? May medium waves pa ba? Bye pa ba yung yung face, buhay pa! Tatlo na wala dito para sa team Yuri Gaming. Nakadepensa dito ang team Christine. Habol hindi tantan. Yuri Beauty naman dito. Wala na siyang ultimate. Makakatakas po ba itong dalawang miyembro ng team Yuri? Mukhang makakatakas nga. And grabe, mga dalawa o tatlong hits na lang yan yung base ng team Christine. Pero nabuhay pa sila. Pero si team Yuri Beauty, hinahabol dito ng Tamos. And yun, nakatakas na nga sa wakas. What a defense, what a game! Pero ito naman, si Miron, they hate and sabi dito ni Lemuel, hindi pa tapos ang avance dito ng team Christine. And Kiemyo, pina-force out lang niya yung Angela. Pero si Angela, naka-heart guard na sa Grok. So kung mayroon na naman malaking clash dito, walang heart guard or ultimate yung Angela na yan para mabigay sa core. So that's something that team Christine has to watch out for and consider na baka manalo sila. Pero si Kiemyo, grabe siya naman yung hinabating ko. Potter at Inferno, another kill to the Bruno, 11-1-3. And tignan mo, napaikot nga agad ng team Yuri Gaming. Sabi nila, tapusin na natin. This is over. Let's go to the end. Go to game 2. Wala na game 3, pero game 1 pa lang. Tignan natin kung sino mananalo dito. Team Yuri Gaming, the white flag. Pero gusto nila tapusin. Grabe. Oh my goodness. Team Yuri Gaming absolutely turning it around.